hatol kay Justin Brownlee ngayon na malalaman. Ginebra new import Tony Bishop gigil na sa barangay Ginebra. Napakalaking role at trabaho nga ang kinakailangang mapunan nitong interim import ng barangay Ginebra na si Tony Bishop. Dahil hindi nga basta-bastang role ang iniwan ni Justin Brownlee sa kanyang koponan. Nitong Biyernes nga mga tiyong ay dumating na ng Pinas itong si Tony Bishop at wala nga itong panahon na sinayang at agad na nagpakondisyon sa SMC Gym. At mixed emotion daw ang kanyang nararamdaman dahil ayon niya mismo dito kay Tony Bishop ay it feels a little weird. I played against them in the finals and now I'm going to be on their side. Kung matatandaan nyo mga tiyong, ay last 2021 Governor's Cup ay nakalaban ng Barangay Ginebra ang Meralco Bolts sa finals. At tapatang Tony Bishop at Justin Brownlee nga ang nangyari. Pero alam naman natin yung ending, Barangay Ginebra ang nakakuha ng kampyonato. At ngayon nga na walang Justin Brownlee ang Barangay Ginebra, ay si Tony Bishop nga ang tinawagan ni Coach Tim Cone. Ayon pa mismo kay Tony Bishop, ay excited ito sa opportunity na makapaglaro sa most popular team in PBA. Kitang-kita nga sa mukha ni Tony Bishop na masaya ito na napunta ng Barangay Ginebra dahil mas malaki nga yung chance niya ngayon na makakuha ng kampyonato dahil kampi niya na ang Barangay Ginebra na pumigil sa kanya na makakuha ng kampyonato. Para naman sa nagtatanong kung bakit wala nang rights ang MVP kay Tony Bishop, ay ang sagot nga dyan mga tiyong ay naging free agent na si Bishop matapos itong hindi tawagan ng Meralco Bolts noong 2022 Commissioner's Cup kung saan si KJ McDaniels ang kanilang kinuha. At habang free agent si Tony Bishop ay naglaro ito sa Mexico. Saka naman siya nakakuha ng Ginebra call-up. At noong malaman nga daw ni Tony Bishop na Barangay Ginebra ang kumukuha sa kanya, ay agad niya nga daw yung tinanggap at nagbook agad ng flight papunta ng Pinas. At very excited nga itong si Tony Bishop under coach Tim Cone. Ayon naman sa mga source ay 60-day guaranteed contract ang ibinigay kay Tony Bishop. Pupwede nga yung mapaikli o humaba pa as a Ginebra reinforcement at depende nga daw yan sa magiging sanksyon ni Justin Brownlee matapos itong mag-positive sa isinagawang doping test last Asian Games. Ibig sabihin nga lang niya ng mga tiyong, kapag 1 month lang ang naging suspension ni Brownlee, ay 1 month lang yung itatagal ni Tony Bishop para sa Barangay Ginebra. Pero kung tatagal pa ang suspension kay Brownlee, ay tatagal pa si Tony Bishop sa Barangay Ginebra. Para sa akin mga tiyong, ay maikli o tumagal man si Tony Bishop sa Barangay Ginebra, ay nakahanap nga sila ng best proxy para pumalit pansamantala kay Justin Brownlee. Dahil napakahusay nga rin nito na import, pass first, at para nga rin itong si Justin Brownlee na do it all import. Kaya perfect na perfect ito sa Barangay Ginebra. At may ko-complement nito ang kanilang mga star players. At mas mahahawakan ito ng maayos ni Coach Tim Cone dahil napakahusay nga nitong mag-manage ng kanilang mga nagiging import. Sa kabilang banda, hatol kay Justin Brownlee ngayon na malalaman. Ngayong araw nga mga tiyong, October 31 ay posibleng malaman na kung gaano kahaba yung magiging suspension nitong si Justin Brownlee. Dahil ayon niya sa ating mga trusted source ay ngayong Martes o Miyerkules daw ilalabas ng FIBA yung magiging suspension sa ating naturalized player na si Justin Brownlee. Diyan nga nakadepende mga tiyong kung gaano katagal ang lalaruin ni Tony Bishop sa Barangay Ginebra. Kung 1 month suspension lang si Brownlee, ay isang buwan lang maglalaro si Tony Bishop. Sa ngayon niya mga tiyong, ay napakalaki ng tsansa na 1 to 3 months lang
yung magiging suspension ni Justin Brownlee. Kung mangyayari nga yan, isang buong conference siya hindi makakapaglaro sa Barangay Ginebra. At next season na natin ito makikita dahil 2 conference lang ngayon ang PBA. Ang magandang balita nga mga chong ay nakumpleto na ni Justin Brownlee ang lahat ng kanyang papeles, medical prescription na kinailangang ipasa para mapababa yung kanyang suspension. At ayon nga sa mga source ay mukhang kumbinsido daw ang ITA sa mga ipinasang dokumento ng samahang basketball ng Pilipinas at ni Justin Brownlee. Sana nga lang talaga mga chong ay hindi na humaba pa sa 1 to 3 months ang magiging suspension ni Brownlee dahil hindi naman performance enhancing drug ang nakita sa kanyang katawan. Ayon pa nga sa mga source ay posibleng ang samahang basketball ng Pilipinas o si Coach Tim Cohn yung mag-aanunsyo kung gaano kahaba ang magiging suspension ni Justin Brownlee dahil sa kanila nga ipapasa ang desisyon. At sana lang talaga ay hindi na yan tumagal pa.